May bago kaming mic. Ito yung HyperX HelloCast. Yan. Sobrang recommended dahil budget-friendly ang mic na to. Pero ito pa rin ba yung best value mic? Yan ang aalamin natin ngayon. I-unbox ko muna ito. Tapos, i-compare namin siya sa headset mic at sa generic mic. Buksan na natin! Ito na yung mic. Medyo nagka-yupi-yupi nga lang yung box sa delivery, pero sana yung mic sa loob okay pa rin. Ito yung features niya, plug and play, tap to mute sensor. So, buksan na natin. Ayan na siya. Tingnan natin kung may na-damage. Ito yung USB cable niya. Medyo mahaba naman siya. Ito yung registration niya, tsaka yung manual niya. Yan, may manual. Mabigat siya. Oops. Maganda yung quality niya. Ito yung tap to mute. Pag pinindot mo yan, mute automatic. Dito mo isasaksak yung USB-C. Adjustable siya. Sideways, tsaka pataas, paharap. Gilid. Ito din yung light sensor niya. Naiilaw to pag ginagamit mo na yung mic. Test na natin. Subukan natin i-test. Ikukumpara natin tong headset mic sa generic mic at itong HelloCast. Ang naririnig nyo ngayon yung headset mic. HP headset to. Ito yung H360G 7.1. Ang halaga nito ngayon is 669 pesos. Pwede na siya sa gaming at sa mga Zoom calls. Medyo napipick up pa rin ng mic yung tunog niya habang nagtatype ka. Pero kung papakinggan mo siyang mabuti, may umuugong o may buzz. Kaya kung gusto mo din gumawa ng content, kailangan mo lagyan ng background na tugtog para mawala yung buzz. Ito naman yung generic mic. Wala siyang brand at nabili namin to sa halagang 900 pesos. Ito yung tunog niya kapag nakadikit siya sa mukha mo. At ito naman yung tunog niya kapag malayo siya sa mukha mo. Ito naman yung tunog niya habang nagtatype ka. Pwede na siyang pagtiyagaan, pero kagaya ng headset mic, mas nakaka-pick up siya ng background noise. Hindi rin buong-buo yung boses mo dito. Parang sabog. Okay, subukan naman natin yung HyperX. Ito naman yung HyperX HelloCast. Ang laki ng pinagkaiba. Ito siya pag malapit sa bibig mo yung mic. And ito naman siya pag malayo. Ito naman yung light indicator. Malalaman mo kapag naka-on na yung mic mo. Sa may itaas naman yung mute button, pag pinindot mo, mag-off yung mic. Pag steady na yung light, meaning naka-on na siya ulit. Buong-buo yung boses mo dito. And konti lang yung mapipick up niya na background noise. Sa presyo na 2,500, sulit na to, lalo na kung gusto mo ng magandang quality sa boses mo. Kung gusto mo ng high quality voice sa Zoom o Skype call, o kung gusto mong mag-stream o mag-record ng vlogs, o kahit gustong gusto mo lang yung boses mo, saktong-sakto to sa'yo. Tingin ko ito pa rin yung best value mic. Para sa akin, mas sulit pa rin talaga to kesa sa Razer Siren Mini. Mas mura nga yun, pero mas maganda pa rin talaga ang quality nito. Dahil konti na lang yung idadagdag mo, ito na lang yung piliin mo. Ikaw ba? Balak mo bang bumili ng HyperX HelloCast? Comment mo sa baba, pag-usapan natin. Kung nagustuhan niyo itong video na to, paki-like. Subscribe ka na din para makita mo yung susunod na video. Yun na yun.
Bye-bye.